Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa pagtahak natin sa daan patungo sa lugar kung saan tayo pupunta ay hindi maiiwasan ang pagkaligaw. Lalo na kung hindi naman natin kabisado ang lugar na ating pupuntahan. Gayunpaman ay marami namang taong maaaring pagtanungan sa paligid sa kung saan nga ba ang tamang direksyon para marating natin ang ating destinasyon. Pero paano kung maligaw ka sa isang lugar na hindi mo alam ang daan palabas? At paano kung ang maengkwentro mo ay hindi isang tao? Matatakot ka na lang ba o maniniwala ka sa isang estrangherong magtuturo sa iyo ng daan palabas kahit na wala kang kasiguraduhan kung tama nga ang daang itinuturo niya sa iyo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jared, hindi ko tunay na pangalan. 19 na taong gulang na ako at 3 sa 5 magkakapatid. Maayos naman ang buhay na meron kami, Papa Dudut. Ang mga magulang ko ay parehas na teacher kaya kung disiplina lamang ang pag-uusapan, eh tingin ko naman ay inaamana namin yon sa kanila. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang karanasan na meron ako nang minsang magpunta kami sa isang lugar kasama ang aking mga kaibigan para mag-swimming. Wet season noon, Papa Dudut. Bakasyon at wala pang pandemya nang nagkayayaan ng tropa na mag-swimming. So matutal ay 5 kaming magkakaibigan. Ako si Richard na madalas ay tinatawag din naming Rich. Si Sav, si Jet na pinsan ko at si Carlo. Kapwa po kami mga single, Papa Dudut, at hindi ko alam sa mga ito kung anong personal nilang rason, basta ang sa akin ay hindi pa ako ready sa commitment. Minsan ay nasa tambayan kami nang mapag-usapan namin ang tungkol sa swimming. Kailan na ba ang swimming? Ang init na oh. Magtatag-ulan na lang yata eh, hindi pa rin tayo nakakapag-set. Tura ni Richard habang kumakain ang chichiryang dala ni Jet. Si Jet kasi ang laging may dalang pagkain sa tuwing magkikita kami. Pero minsan naman ay nag-aambagan kami para sa food trip and chill. Set na kasi. Palagi na lang kayong nagyayaya eh, hindi nyo namang kinukulayan. Wala, drawing kayo, drawing. Panunuya pa ni Sav. Ako, malabo ako mga tol ha. Alam nyo naman, stricto ang parents ko. Paliwanag ko sa kanila sabay kuha ng chicherya ang kinakain din nila. Grabe ka naman tol. Minsan lang to oh. Sa lahat ng lakad natin, ikaw na lang ang hindi nakakasama. Panunumbad pa ni Carlo. Ngunit mapapansin mo sa kanyang boses na gusto niya lang nakasama ako para kumpleto ang tropa. Wala eh. Kung ako lang naman, eh gusto ko. Ayaw ko namang i-bypass sina mama at papa. Gusto ko pa rin na kapag aalis ako, eh may permiso nila. Paliwanag ko. Hayaan mo tol. Ako nang bahalang magpaalam kina Tita Beth. Kahit nga kami na lang ang mag-ambagan, makasama ka lang, ang sabi pa ni Jet. You know, iba talaga kapag may mabait kang pinsan na tropa mo pa, pang-aasar, na sabi pa ni Rich. Oh, Gina yan ha, siguraduhin ninyo mangyayari yan. Kung hindi, panahon na siguro para maghanap ako ng bagong kaibigan. Ang sabi pa ni Carlo pagkatapos ay agad itong tumawa. E di wow, magganap ka na kung gusto mo. Saad ko pa at saka tumayo at pinagpag ang puwitan kong kinapitan ng alikabok nang umupo kami sa lapag. O siya mga utol, magagabi na. Una na ako sa inyo ha. Baka kailangan ko ng saingan yung mga maliliit kong kapatid. Paalam pa ni Sab. Sipag talaga nito ni Kuya Sab oh. Sana lang kasi kasing yaman ni Jet no. Mayaya na at pag uwi kakain ka na lang, ang sabi pa ni Rich. Baliw, tanging nasabi naman ni Jet. Pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na kaming uwi sa aming bahay, Papa Dudut. Nang gabi ding yon ay tumiming ako kay Mama
na magpaalam at syempre ganun din kay Papa. Sinigurado ko munang okay ang mood nila bago ko sabihin ang tungkol sa binabalak ng mga kaibigan kong swimming. Mula sa sala ay nakikita kong nanonood sila ng isang TV show. At agad akong umupo sa one-seater naming sofa. Kunwari ay makikinood lang ako. Ngunit maya-maya pa ay tumikhim ako bago magsalita. Ehem, ma, pa, sasabihin po sana ako. Sabi ko nang nahihiya. Ano yun, Jared, anak? Tanong ni Papa habang nananatiling nakatingin sa pinapanood nilang palabas. Gusto ko po sana magpaalam. Sagot ko sa kanyang tanong. Magpaalam saan? Sa pagkakataong yon ay si Mama naman ang nagsalita, Papa Dudut. Kinuha niya ang remote at hinaan ng bahagya ang volume ng TV. Magpapaalam po sana ako na sumama sa swimming. Nang marinig yon ni Papa ay saka lang siya nag-interest na tumingin sa akin, Papa Dudut. Sa tagpong yon ay inihanda ko na ang sarili ko sa magiging sagot nila. Kung sakali mang sabihin nilang hindi sila papayag, ay wala naman ako magagawa at hindi na ako magpupumilit pa. Pero syempre sa kabila noon ay umaasa pa rin ako. Napapayag sila at kahit na ano pang kondisyon ay susundin ko yon. Makasama lang sa swimming ng tropa. Swimming? Saan naman yan at sino-sino mga kasama mo? Medyo seryosong tanong pa ni Papa. Wala pa pong eksaktong lugar dahil pinagpaplanuhan pa lang namin magtotropa. Bali, kasama ko po si Jet at iba pang mga tropa. Sabi ko at saka iniyo ko ang aking ulo. Kailan ba yan? Tanong naman ni Mama. Next week po sana. Sabi ko kahit wala naman talagang kaming napag-usapan na magtotropa kung kailan. Basta sa mga oras na yon ay kailangan ko lang ng permiso nila. Alamin mo muna kung saan at kailan at saka ka namin pag-iisipan kung papayagan ka namin o hindi. Ang sabi pa ni Papa na ibinalik ang kanyang tingin sa telebisyon. Sige po pa, ma, maraming salamat po. Sabi ko at saka tumayo na sa aking kinakaupuan at naisipang tumakbo paakyat ng kwarto. Hindi pa kami pumapayag, Jared, ha? Kailangan muna naming malaman kung saan at kailan kayo aalis. Paalalang muli ni Mami. Pero alam ko sa sinabi nilang yon ay malaki ang tsansa na payagan nila ko. Tingin ko naman ay dapat na akong payagan sa mga ganitong klase ng gala dahil nasa hustong edad na ako. At hindi naman ako naging pasaway sa kanila, Papa Dudut. Opo ma, malinaw po yan, sad ko pa. Hala, tuwang-tuwa si Kuyo. First time na makakapag-swimming. Pangaasar pa sa akin ang bunso kong kapatid na si Joaquin. Sira, ang sabi ko. Pero sa loob-loob ko ay tama nga siya sa kanyang sinabi. Agad ako nag-chat sa aming GC at sinabi kong malaki ang chance na payagan ako ni na Mama at Papa sa pinaplano naming swimming. Ang kailangan ko lang ay malaman kung kailan ang eksaktong alis at saan kami magsiswimming. Nang malaman ko ang mga impormasyon ay agad kong pinaalam kina Mama at Papa. Hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Pumayag nga sila. Sa kondisyon na hindi kami magtatagal doon at sisiguraduhin na ligtas ang lugar na aming pupuntahan. Isang factor na rin siguro ang pinsang kong si Jet kaya sa unang pagkakataon ay pinayagan ako nila Mama at Papa. Neto lang kasi namin nakasama si Jet sa tropahan. Sa ibang lugar kasi ito nakatira dati at iba rin ang mga kaibigan. Pero nang nagkaroon sila ng bahay malapit dito sa village na tinitirhan namin ay nakakasakasama ko na siya at ng tropa. Labis ang saya ko noon, Papa Dudut. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kasiyahan ko pa lang yon ay may kakibat na kababalaghang aming mararanasan. Nandito na rin tayo sa wakas. Sambit ni Sav, pagkatapos ay buwaba kami sa jeep na inarkila naming magtotropa. May kamahalan din yon, Papa Dudut. Sa tansya ko ay nasa 3,000 piso ang binayaran namin dahil 6 lang kami at medyo may kalayuan ng lugar. Manong, balik ko kayo mamayang hapon. Sabi pa ng aking pinsan na si Jet habang bitbit niya ang ilan sa aming pagkain.
Sige iho, tugon naman ang driver sabay tango habang sinisindihan ang sigarilyong nasa bibig niya. Umarurot papalayo ang jeep na nagsilbing service namin ng mga oras na yon. Kami naman ay nagsimula ng pasukin ng lugar na pagswiswimingan namin. Sino pala nakadiscover nito? Ibig kong sabihin sino ang nagsuggest na dito tayo? Tanong ko. Habang nililibot ng tingin ang lugar na aming pinuntahan. Si Sav, gala kasi yan ni. Agad na sagot sa akin ni Carlo. Tinan mo nga naman oh, napapakinabangan nyo naman ngayon ang pagiging gala ko, hindi ba? May pagmamalaking sabi pa ni Sav. Pero mga tol, first time ko lang din pumunta rito ha. Ang totoo eh, nakita ko lang ang lugar na ito sa internet. Sabi ko, malapit lang naman eh, bakit di natin subukan, hindi ba? Dagdag pa nito. Tama at saka mukhang ayos din dito. Ang tanging nasabi ko na lamang. Papa Dudu, totoong maganda ang lugar na yon. Nagbayad lamang kami ng tig-100 para sa entrance. Oo, ganon kamura. Tuluyan na nga naming napasok yon at hindi siya beach o resort, Papa Dudut. Isa yung batis at nang umagang yon ay kami pa lang ang unang grupo ng mga taong pumunta roon. Kaya naman sobrang saya ko dahil kahit papaano sa maikling oras ay masosolo namin ang lugar. Tiyak kasi akong maya-maya lang ay dadami na rin ang mga taong magsisipagligo na kagaya namin. Dinarayo raw kasi talaga yon, sabi ni Sab. Ang tanging paalala lang sa amin na nagbabantay na nakilala naming si Mang Pedrin. Hindi niya rin tunay na pangalan ay una, huwag daw kaming magkakalat. Ikalawa ay huwag mag-iingay at ikatlo ay huwag masyadong maggagala sa paligid at siguraduhin malapit kami lagi sa isa't isa. In short ay walang lalayo sa kumpol naming magkakaibigan. Hindi naman kami masyadong nagbigay ng atensyon sa mga sinabi niyang yon. Dahil syempre kaya nga pumunta kami doon ay para mag-enjoy. Napapalibutan ng nagtatayugang puno na nagsisilbing lilim mula sa mainit na sinag ng araw ang lugar na yon, Papa Dudut. Kaya naman sariwang sariwa ang hangin. Greenish blue ang tubig at ang sarap-sarap nito sa mga matang tignan. Masarap ding pakinggan sa tenga ang huni ng mga ibong tila nag-aawitan. Marami ding mga dahon na naglalaglagan sa lapag mula sa nagtataasang mga puno. Paraiso, yan ang isang salitang pwedeng maglarawan sa lugar na yon. Nang magsimula akong idampi ang paa ko sa tubig ay naramdaman ko kaagad ang lamig noon. Lamig na sakto lang, hindi naman yung tipong mangangatal ka na. Sumapit ang alas 12 ng tanghali ay nagtaka kami dahil wala pa rin taong dumarating bukod sa amin. Gayon man ay masaya kami dahil feeling namin ay exclusive lang ang lugar na yon para sa aming magtotropa. Bumalik kami sa maliit na pahingahan. Parang style kubo pero walang dingding, tanging upo ang yari sa kawayan at mababang bubong lamang na gawa sa plywood ang meron yon. Saglit ako nagpahinga roon at maya-maya pa ay nagsimula na akong ihawin ang hotdog na dala namin sa portable griller. Sinunod ko ang bangus na isda samantalang yung ibang dala namin ay luto na. Mga tukmol, kain muna tayo, sigaw ni Rich kina Jet, Sav at Carlo. Agad namang umahon ang tatlo sa tubig at saka agad na nilantakan ang mga pagkain. Grabe, parang matumal yata sila ngayong araw, ang tura ni Sav habang puno ang bibig sa pagkain ng inihaw na hotdog. Eh ganoon naman talaga, hindi ba? May mga araw na hindi dadayuhin ang isang lugar pero may mga araw din na dadagsa ang mga tao. Hindi naman laging Pasko, salaysay naman ni Carlo. Sa bagay, tanging naisagot pa ni Sav. Ayaw mo nun, exclusive sa atin ang lugar na ito, sad pa ni Jet. Nagpatuloy pa ang pag-uusap namin na may iba't ibang paksa, Papa Dudut, nang biglang magsalita si Rich. Sino yun? Tanong nito na hindi namin matukoy kung saan direksyon nakatingin. Saan? Chicks ba yan pare? Mosyosong tanong ni Sav, Papa Dudut. Nakalimutan kong banggitin na sa lahat ng magkakaibigan itong si Sav ang pinaka-playboy. Oo, kapag chicks ang bilis oh.
Wala akong nakita, niloloko ko lang kayo. Banat naman ni Rich. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang may natanaw nga ako sa hindi kalayuan na isang babaeng nakaputi. Hindi ko alam kung namamalik mata lamang ako, kaya ipinagkibit-balikat ko na lamang yon. Nagpatuloy ako sa pagkain nang mapansin ng mga kaibigan kong nananahimik ako. Pre Jared, ayos ka lang? Pangungumusta ni Rich. Ah oo pare, turo kasi ni Mama at Papa don't talk when your mouth is full. Biro ko naman. You know, naknang iba talaga kapag parehas teacher ang mga magulang mo. Alam mo pre, buti kami yung mga kaibigang sinasamahan mo, ang sabi pa ni Carlo. Bahagyang tawa lamang ang naging tugon ko sa mga sinabing yon ni Carlo. Nang matapos kaming kumain ay pinagtulungan naming inilagay ni Rich sa malaking kulay itim na plastic ang mga disposable na plato, kutsara at tinidor. Nakakahiya naman kasi kung magkalat kami doon, lalo na at kami pa lamang ang taong naroon. Kapag nagkataon ay madaling matutukoy ni Mang Pedring na sa aming galing yon. Umalik naman sina Carlo, Jet at Sab sa pagligo habang kami ni Rich ay umupo muna sa may bato sa gilid ng batis. Pre, ayos ka lang? Tanong ni Rich nang tabihan niya ako at ilublob ang kanyang mga paa sa tubig. Oo pre, bakit mo naman natanong? Ang sabi ko pa. Nakita mo rin yun no? Sabi pa nito. Napakunot noo ako sa mga sinabi niyang yon dahil wala akong idea kung ano ang tinutukoy niya. Yung alin? Tanong ko. Yung babaeng nakaputi kanina sa likod ng puno. Nakita ko, napatingin ka rin kanina eh. Saad pa nito habang inunguso ang direksyon ng puno kung saan niya nakita yung sinasabi niyang babae. Hindi ko alam pare kung totoo yun eh. Akala ko kasi ako lang ang nakakita kaya hindi ko na sinabi. Akala ko naman binibiro mo lang talaga si Sab na may nakita ka kanina kaya hindi ko na rin sinugundahan. Paliwanag ko kay Rich. Sinabi ko lang na nagbibiro ako pero sure may nakita ako. Yan kasing si Sab at Carlo nagtatapang tapangan lang yung mga yan. Pero ang totoo ay matatakotin yan, saad pa ni Rich. Puntahan kaya natin yun pre, dagdag pa nito. Yung ano? Tanong ko. Yung doong banda sa may mga puno, tingnan natin kung talagang may babae doon. Wag na, tanggi ko. Saglit lang naman tayo para makita na rin natin kung anong meron doon. Mukhang maganda eh. Pamimilit naman ni Rich. Napapayag na rin ako Papa Dudut dahil sabi naman sa akin ni Rich ay saglit lang naming lilibutin yung bahaging yon na maraming puno. Isa pa ay naisip kong kaya nga ako nandito ay para magsaya. Tara, saglit lang ah. Ang sabi ko pa rito. Tumayo muna kami mula sa pagkakaupo at agad na nagpaalam sa tatlo na nakababad pa rin sa batis. Agad naman akong sinawain ni Jet na pinsan ko pero sinabi kong sasaglit lang kami ni Rich at titingnan lang namin kung ano ang meron doon kasabay ng paglibot sa buong lugar. Bumalik ka kaagad ha, Hoy Rich. Yung pinsan ko ingatan mo yan. Kapag yan nawala, lagot ka sa tito at tita ko, paalala pa ni Jet. I got you pre, paniniyak nito sa pinsan ko si Jet. Napangiti na lamang ako nang dahil doon at nagwikang, ayan mo insan, hindi kami masyadong lalayo. Yun lang at agad kaming naglakad palayo ni Rich, Papa Dudut. Sobra akong naaliw sa kabaan ng nilalakad namin dahil na rin sa iba't ibang ligaw na halaman at puno na nakikita ko. Nang makadako kami sa puno na nais naming puntahan ay namangha kami rito. Sa hindi ko malamang dahilan ay para bang hinihipnotismo kami nito. Ang lawak pala dito no pre? Mukha lang makipot tingnan ang daan mula doon sa batis. Namamanghang sabi ni Rich habang nililibot ng tingin ang paligid. Hindi ko nga rin ini-expect na ganito pala, ang sabi ko pa. Naglakad pa kami palayo ni Rich Papa Dudut at nawala na sa isip namin ang aming pakay kung bakit kami naroon. Maya-maya pa'y isang sitsit ang umagaw sa aming atensyon. Agad namin nilingon ang pinanggalingan nun at nakita namin ang isang batang lalaki. Sakto lang ang kulay ng kanyang balat, Papa Dudut. Tuwid ang kanyang buhok at may hawak-hawak itong laruang tirador na sa tingin ko ay gawa pa sa sanga ng punong kahoy.
Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapunta rito? Walang galang nitong tanong. Bakit bata? Masama bang pumunta rito? May pagka-preskong tanong naman ni Rich. Bawal. Kung gusto niyo pang makabalik ng buhay, umalis na kayo dito. Babala pa nito. Nagtama ang paningin namin ni Rich, Papa Dudut, nang sabihin niyo ng bata. Hindi ko alam kung anong naramdaman ang kaibigan ko nang sabihin niyo ng batang lalaki, ngunit kung ako ang tatanungin ay natakot ako. Takot at kaba ang namayani sa sistema ko, pero hindi ko alam kung bakit at anong dahilan. Ang tanging alam ko lamang ay seryoso ang batang yon sa mga salitang binitawan niya. Paano hindi kami makakabalik? E diretso lang naman ang daan pabalik sa Batis mula dito, saad pa ni Rich. Papa Dudut, habang abala si Rich sa pakikipag-usap sa batang yon ay napansin ko na parang ang bilis dumilim ng paligid. Sa tanda ko nang umalis kami sa Batis ay 1:30 pa lamang noon. Nang mga oras na yon ay parang 5:00 na ng hapon. Napansin ko rin ang kumpol ng alitaptap sa isang malaking puno na labis ang pinakakawalang liwanag. Pero tingnan mo, sabi ko pa at saka ko hinawakan si Rich sa braso para mabaling ang atensyon niya sa mga alitaptap na pinagmamasdan ko. Alitaptap yan eh. Nice. Ngayon lang ako nakakita niyan, tugon pa ni Rich. Nakita kong napadako rin ang tingin ng batang lalaki sa mga alitaptap bago pa itong muling nagsalita, Papa Dudut. Senyales yan, makahulugang sabi ng bata. Senyales na ano? Makuryosidad kong tanong. Senyales na nandyan na si Maria, mahinang sabi nito. Magtago na kayo kung gusto nyong makabalik pa, dagdag pa nito. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero sumama ako sa batang yon nang takbuhin niya ang isang lugar na parang gubat. Maraming nakakalat na dahon doon. May mga kumpol na nagtataas ang talahib, mga sanga ng punong kahoy at kung ano-ano pa. Hinila ko si Rich na mga oras na yon at mukhang wala pang banak sumama sa akin dahil manghang-mangha pa rin ito sa kumpol ng mga alitaptap. Magtago kayo rito. Hindi na kayo makakabalik kapag nakita at nakuha niya kayo. Ang sabi pa ng bata at agad naman namin yung sinunod. Mula sa likod ng nagtataas ang talahib ay nagtago na kami, Papa Dudut, kahit na ubod ng katinon. Huwag kayong maingay, pabulong pa na sabi ng bata. Bakit? Anong naman ni Rich? Nandiyan na siya oh, ang sabi nito sabay turo sa kung sino. Mula sa mga siwang ng damong talahib ay natanaw namin ang isang babaeng nakaputing damit. Bistida. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang tawag doon. Basta mahaba ang suot niya na halos umabot na sa kanyang talampakan. Maputi ang kutis ng babaeng yon na binagaya ng kanyang mapupulang pisngi. Maganda siya, Papa Dudut. Hindi ko alam pero parang hindi maikukumpara ang ganda niya sa pangkaraniwang tao. Humimig ito na parang bang naghihele ng isang sanggol na napakasarap noong pakinggan sa tenga. Dahil sadyang napaka-relaxing ng kanyang boses ay sinundan siya ng mga alitaptap na para bang naiintindihan siya ng mga yon. Maya-maya pa ay mupo siya sa lapag at sinusuklay nito ang mahaba at itim na itim niyang buhok. Siya yun pare. Siya yung nakita ko kaninang sumilip sa puno. Ang ganda pare. Tila may pagnanasang sabi pa ni Rich. Bakit ba tayo nagtatago? Tanong pa nito. Huwag kang maingay. Oras na makita ka niya ay hindi ka na makakabalik sa tunay mong mundo, sa laysay ng batang lalaki. Ha? Ano bang sinasabi mo? Muling tanong ni Rich. Hindi naman kayo maniniwala kapag pinaliwanag ko. Ngayon kung gusto niyong makabalik pa, makinig na lang kayo sa akin. Muling sabi pa ng bata. Papa Dudut, hindi na maganda ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Ni hindi kayang tanggapin o iproseso ng isipan ko ang mga salitang binibitawan ng batang lalaki kagaya ni Rich. Napakarami kong tanong sa aking isipan na parabang ang hirap hanapan ng kasagutan. Sa pagkakataong yon ay unti-unti na akong kinilabutan. Nanlalamig ang butil-butil kong pawis at namamanhid na rin ang aking magkabilang palad. Dinig na dinig ko ang bawat pagpintig ng aking puso pati na rin ang aking sentido. Kung kanina ay palatag pa lamang ang dilim, ngayon ay tuluyan ang namayani ang karimlan.
na natili kaming nakatago sa likod ng talahib nang biglang napasigaw si Rich. Anak ng teteng, aray ko! Ang malakas na boses nito ang pumailan lang kasabay ng tunog ng mga panggabing ibon at kuliglig. Agad na tinakpan ng bata ang bibig ni Rich, ngunit huli na dahil napansin kong napatingin na sa direksyon namin ang babaeng tinatawag na bata sa pangalang Maria. Agad itong tumayo papunta sa amin at saka hinawi ang mga damong aming pinagtataguan. Tumakbo na kayo, bilis! Sigaw ng batang lalaki. Agad ko siyang sinunod habang si Rich naman ay hindi kaagad nakatayo dahil sa labis na pangangati ng kanyang katawan. Nakagatin siya nang hindi ko alam kung anong klaseng insekto. Dala na rin ang pagkabigla ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ginamit ko ang bukong lakas para hilahin si Rich. Bahala na. Rich, bilisan mo, ang sabi ko pa. Nang tapunan ko ng tingin si Maria ay nagbago ang anyo nito, Papa Dudut. Ang magandang wangis nito ay napalitan ng kakilaki-labot na itsura. Dagdagan pa ito ng mga ngisi niyang alam kong may balak na hindi maganda. Kasabay nito ay ang pagtalim ng kanyang mga mata na tila nagbabaga na. Idinipan ng batang lalaki ang kanyang kamay na para bang hinaharangan niya si Maria upang hindi kami nito maabutan pa. Ang tila bumalik sa huwisyo na si Rich ay agad na tumayo nang makita si Maria at sabay kaming tumakbo palayo, Papa Dudut. Wala kaming alam, Papa Dudut. Wala kaming ideya kung saan kami pupunta. Madilim ang tinatakbuhan naming daanan. Basang nasa isip lang namin ay makalayo kay Maria. Naiwan na nga namin ang aming mga tsinelas sa kung saan sa sobrang pagmamadali. Puro putik ang katawan namin dahil hindi namin maiwasang madapa at sumubsob sa lupa dahil na rin sa mga ugat ng punong kahoy na nakausli mula sa lupa. Nagtamu rin kami ng mga sugat dahil na rin sa matatalas na dahon ng mga damo. Nang sa tingin ko ay nakalayo na kami mula sa kinakaroon na namin kanina ay agad akong napasalampak sa lapag. Dala ng labis na pagod at ganoon din si Rich, Papa Dudut. Para bang ang lahat ng adrenaline namin sa katawan ay nakonsumo na. Hingal kabayo na kami ni Rich, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Nakita mo ba yung mukha ni Maria? Tanong ko sa pagitan ng paghingal. Oo pare. Langya, ano ba siya? Hindi ko rin alam eh. Pero buti na lang at nabalaan tayo ng bata. Teka, paano pala yung bata? Nang tanongin ako ni Rich tungkol sa bata ay agad akong napaisip. Tama siya, Papa Dudut. Paano na yung bata? Balikan kaya natin. Mungkahi pa nito. E paano kung nandun pa si Maria? Agad kong tanong. Sa katunayan ay ayaw ko nang bumalik dahil hindi naman namin nasisiguro ang aming kaligtasan. Hindi naman sa pagiging selfish, Papa Dudut, pero gusto ko pang makabalik ng buhay. Wag na, Rich. Hindi na tayo sigurado kung makakabalik pa ba tayo kapag naengkwentro ulit natin yun. Isa pa eh, hindi mo ba napapansin? Parang hindi na ito yung lugar na kanina lang eh pinuntahan natin. Kani-kanina, may binabanggit yung bata na hindi na tayo makakabalik sa mundo natin kung maaabutan tayo ni Maria, hindi ba? Ibig sabihin, hindi natin tumundo, Rich. Hindi. Inilibot ni Rich ang tingin sa paligid at noon niya napagtanto na tama ang sinasabi ko. Nasa na ba tayo, tol? Sabi niya habang iginagala ng tingin ang paligid. Pansin ko na rin ang pagkatakot sa kanyang tinig. Ilang sandali pa ay mula sa malayo ay tanaw na tanaw ko ang bata na tumatakbo papalapit sa amin. Hingal na hingal ito at nang makadako siya sa pwesto namin ay sinabi niyang kailangan na naming umalis sa lugar na yon. Inutos niyang baligtarin namin ang aming mga damit dahil naliligaw daw kami. At agad naman namin ginawa yon ni Rich, Papa Dudut. Wala kaming kasiguraduhan sa pinapagawa sa amin ng bata pero desperado na kaming makabalik sa batis ng mga oras na yon. Pagkatapos noon ay dinala niya kami sa isang kuweba na hindi kalayuan sa lugar kung saan kami at sinabi niya sa aming baybayin lang namin ang kahabaang yon hanggang sa matanaw namin ang liwanag. Sinunod namin ang bata, Papa Dudut, at sa wakas ay nakabalik kami sa batis. Ang nakapagtataka lamang ay parang sisikat pa lamang ang araw o magbubukang liwayway pa lamang, Papa Dudut. Gayong umalis kami ng gabi sa lugar na kanina lang ay kinakaroonan namin. Ayun na pala sila oh.
Dinig kong sabi ni Sab. Pre, saan ba kayo nang galing? Ayos lang ba kayo? Tanong pa ni Carlo. Saan kayo galing? Sabi niyo saglit lang kayo. Inumaga na kami sa kakahanap sa inyo. Kasama si Mang Pedring. Si Manong driver umuwi na dahil sa tagal ninyo kaya nagpasya siyang bukas na lang niya tayo susunduin. Hindi ba insan sabi ko sa inyo na huwag na kayong lalayo? Malilintikan ako kay Tita Beth at kay Tito Armand yan eh kapag nagkataon. Rich, akala ko ba sasaglit lang kayo sa pupuntahan ninyo? Mabang litanya niya ni Jed na parang nakakatandang kapatid. Batid ko ang galit na nararamdaman niya at alam kong dala lang yon ng pag-aalala sa amin. Paanong inumaga na kayo? Kakahanap eh kakadilim lang nang makaalis kami kanina doon sa pinuntahan namin. Tanong ni Rich na alam kong nalilito na rin sa mga nangyayari. Halos kalahating araw na kayong nawawala, ano ba? Magsasara na itong lugar at nakakahiya na kaming Pedring. Dahil maging siya mismo ay nagpresenta ng tulungan kami para lang mahanap kayo. Ang sabi pa ni Jet sa mataas na boses. Hindi na kami nagsalita pa papadudot dahil aminado namang kaming mali kami. Sinabi sa akin ni Jet na nag-text na siya kanina kina Mama at Papa na kinabukasan na kami makakauwi dahil napasarap masyado ang swimming. Hindi na rin niya sinabi kung ano ang totoong nangyari dahil kung gagawin niya yon ay siguradong mag-worry rin ang mga magulang ko. Ikinuwento namin sa kanila ni Rich ang lahat ng mga nangyari at kung ano ang aming nasaksihan. Mula sa bata sa mga alitap-tap at sa babaeng nagngangalang Maria. Nagulat at tila hindi sila makapaniwala sa mga sinabi namin. Kahit siguro ako lalo na kung isa sa kanila ang magkukwento ng mga pangyayaring napagdaan na namin ay malaki din ang tsansa na hindi ako maniwala. Pero sa tingin ko ay sapat na ang sugat dumi sa aming katawan, baligtad naming damit at takot na nararamdaman namin ni Rich para maniwala sila. Kung hindi ay nasa kanila na yon. Ganon din sa mga listeners, marahil marami sa inyo ang magtataas po ng kilay at mapapatanong kung totoo ba ito. Hindi ko naman pinipilit ang lahat na maniwala, pero isa lang ang aral na gusto kong iwan sa kwento kong ito. Matuto tayong makinig sa mga babala lalo na kung hindi naman tayo pamilyar sa isang lugar na ating pinupuntahan. May dagdag ko lang din papadudot na sa kalagitnaan ng pagkukwento namin ni Rich ay naiyak si Mang Pedring dahil maaring ang nakita raw namin na bata ay ang panganay niyang anak na si Doming na hindi na nila natagpuan mula nang magala doon sa dulong bahagi ng Batis 3 taon nang nakakaraan. Nanguhuli raw ito ng ibon bitbit ang laruan nitong tirador na yari sa sanga ng punong kahoy at yun na raw ang huling alaala na naiwan sa kanya ng kanyang anak. Umaasa siyang isang araw ay babalik din ito sa kanila ngunit alam niyang malabo na rin po ito. Hindi na rin bago kay Mang Pedring papadudot ang makarinig ng ganong klase ng kwentong kababalagan. Dahil tuwing halos may dadayo raw sa Batis ay hindi maiwasan na minsan ay maligaw ang ilan sa mga ito. O di naman kaya ay tuluyan ng mawala. Kaya nga walang humpay ang pagpapaalala niya sa tuwing merong dadayo doon. Papadudot, hindi po malinaw sa akin kung anong klaseng nilalang ba si Maria. Halimaw, engkanto, engkantada, ayaw ko nang malaman pa. Ang importante ay ligtas po kami ni Rich at ngayon ay nasa maayos na kaming kalagayan. Malaki din ang pasasalamat ko sa anak ni Mang Pedring na si Doming sapagkat kung hindi dahil sa kanya ay tiyak na wala na rin kami sa mundong ito. Sa tingin ko ay hanggang dito na lamang ang aking liham papadudot at maraming salamat po sa pagpili ng kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Jared. Kapag binalaan tayo ng isang tao ay matuto tayong makinig. Wala namang masama sa pagsunod, ano po? Ang masama ay yung ipipilit pa natin ang ating gusto lalo na't hindi natin alam kung ano nga bang nag-aabang nakapahamakan sa atin. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay
mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.